At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Sinagot ni Karen si Quintin, pero hindi totoong umiibig ang binata sa dalaga. Isang araw, tuwang-tuwa na naman si Ruby sapagkat nag-alok na ng kasal ang bago niyang nobyo. Pinaghanda nila ito at pagdating ng kanyang kastilang nobyo, nagpatahi agad sila ng damit na pagkasal. At may perlas na naman. Naaliw ang kastela sa pagpapatakbo ng kalesa. Hiniram niya ang kalesa at nabasyan at nag-ikot-ikot sa paanan ng kabundukan. Samantala, natukso si Quintin at Karen sa isa't isa at inilihim nila ang kanilang relasyon kay Alma. Alalag-alala naman si Ruby sapagkat matagal nang hindi nakakabalik si Alejandro. At hinihinala nilang baka may masamang nangyari sa kanya. Sa kabilang dako naman ng ating kwento, napag-usapan na naman nila Alma at Quintin na umakyat sa bundok. Nang makarating sila doon, may napansin silang nasirang kalesa at nilapitan nila. Nakita nilang may nakahandusay si Alejandro. Pinagtulungan nila itong dalhin sa pinakamalapit na pag-abutan. Subalit, di na siya umabot pa at nawalan na siya ng buhay. Ipinaalam nila agad ito kay Ruby at Ruby, anak, si Alma yan. Bakit kaya gabing-gabi na'y nagpunta pa dito? Baka nakita niya si Alejandro. Alma, nakita niyo ba si Alejandro? Ruby, Ruby, huwag sana kayong magbibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ano, Alma? Yung nobyo mong Kastila, natagpuan namin nakahandusay sa paanan ng bundok. Na-aksidente siya. Isinugod namin kagad sa ospital. Pero hindi na umabot, Ruby. Patay na siya. Hindi! 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 Ano bang nangyayari ito? Pangalawa nang nangyari ito, Ruby! Ay, bakit maganito ang nagiging kapalaran ko? Lagi na lang akong nawawalan. Bakit? Anak, tama na yan. Ang mabuti pa, hanapin natin ang tatay mo. Pupuntahan natin sa ospital si Alejandro at kunin ang bangkay niya. Tulungan na lang namin kayo, Ruby. Kasama ko si Quintin. Ang Quintin na yun, siya ang nagsumpa sa akin. Ayaw ko siyang makita. Galit na galit ako sa kanya. Ruby! Oo, Alma. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang magpapakita sa akin. At baka di ko mapigilan ang galit ko. At kung ano pa magagawa ko sa kanya! Ruby! Ano? Pinagbibintangan niya akong isinumpa ko siya. Hindi ko magagawa yun, Alma. Mahal ko si Ruby. Ren, huwag ka munang magpakita sa kanya. Galit na galit siya sa'yo. Nagkakamali siya.
Alam mo, friend, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit pinagtaksilan niya ako. At kailanman, hindi ko gagawin ang isumpa siya. Alam ko yan, friend. Pero yan ang hinala niya. Lahat ng kamalasan na dumating sa buhay niya, ikaw ang hinihinalang dahilan. Ano ba naman ito, friend? Bakit niya ako pinaghihinalaan? Wala akong kasalanan. Sarili niya ang dapat niyang sisihin sa nangyari sa kanya. Noong una, nagsuot daw siya ng perlas na mahigpit ang binagbabawal ng mga ninuno natin. Ngayon naman, sabi ni Karen, nagsuot na naman daw dahil nagustuhan daw ng Kastilang lobyo niya. Tapos, ako naman ang pinagbibintangan na nagbibigay sa kanya ng kamalasan. Sumusobra na yata si Ruby, friend. Sumusobra na. Karen, pumasok ka kagad. Baka may makakita sa atin na nakayakap ka. Kintin, may problema tayo. Ha? Anong problema? Buntis ako, Kintin. At ikaw ang ama. Ha? Nako. Problema nga yan, Karen. Anong problema? Walang problema kung pakakasalan mo ako kaagad. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Nagbunga ang ginawa natin, Kintin. Dahil hindi ikaw ang mahal ko. Hanggang ngayon, si Ruby pa rin ang nandito sa puso ko. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Wala. Kailangan magagawa ko ng paraan para mabaling uli ang atensyon ni Ruby sa akin. Pero papaano? Papaano? Nabigla ako sa sinabi ninyo. May relasyon na pala kayong dalawa ng kapatid ko, Kintin. Patawarin mo ko, friend. Inilihim namin sa'yo. Ano ngayon ang plano ninyo? Ate, napag-usapan namin na ikakasal na kami sa susunod na buwan. Ha? Eh bakit parang madalian yata? Hindi ba pwedeng sa susunod na taon na? Hindi na, ate. Kailangan sa lalong madaling panahon na. O, sige. Hindi naman ako tumututol sa relasyon ninyong dalawa. Kaya kung ano ang plano ninyo, o di yun ang gawin ninyo. Karen, wala na tayong mga magulang. Wala na tayong ibang kakausapin tungkol dyan, kundi tayo lang na magkapatid. Kung ganun, pumapayag ka na na magpapakasal na kami ni Kintin? Oo naman. Ginusto nyo yan eh. Di sige. Sandali. Ano bang petsa ng kasal ninyo? Sabihin nyo, para makapaghanda din ako. Ruby, anak. Ikakasal na pala yung kaibigan mo na si Karen. Ha? Kanino naman siya ikakasal, inay? Ang balita ko eh, kay Kintin daw. Ha? Kay Kintin? Oo, anak. Akala ko, kinausap ka na nila Alma at Karen. Hindi kaya kunin ka rin nilang abay? Ayaw, inay. Ayaw kong makita si Kintin. Hanggang ngayon,
hindi pa naalis ang puot na nararamdaman ko para sa kanya. Ay, anak, wala namang kasalanan yung tao. Bakit ka ganyan? Inay, alam ko na isinumpa niya ako. Kaya galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa sumpa, nasira ang pangarap ko. Biglang nawala sa isang iglap lang. Hindi kanya isinumpa, anak. Ang alam kong dahilan ng kamalasan nung dumating sa iyo ay ang pagsuot mo ng perlas at yung pag-alis mo habang hindi pa kayo tapos kumakain. Kung bumabahing kami, sinasabihan ka namin na huwag ka munang umalis, pero hindi ka naman nakikinig. Yon ang dahilan ng kamalasang natatabo mo. Hindi yung sinasabi mong isinumpa ka. Ewan ko, inay. Basta ang alam ko, isinumpa ako ni Quintin dahil masakit ang loob niya sa pagputol ko sa relasyon namin. Kaya gaganti ako sa kanya, inay. Gagantihan ko siya! Buti naman at pumunta ka dito sa bahay, Ruby. Bala ko talagang pumunta sa inyo at iimbitahan ka sa kasal namin ni Quintin. Pwede ka bang maging abay? Sige, payag ako. Salamat, Ruby. Siguro, nagtataka ka kung bakit naging kami ni Quintin. Karen, pwede pa. Ayaw ko nang pag-usapan pa natin ang bagay na yan. Pasensya ka na. Alam mo, marami pa kaming problema sa kasal namin eh. Wala pa kami susuot. Ganun ba? Dalawa ang damit pang kasal sa amin. Baka gusto niyong gamitin. Mamili na kayo doon. May mga perlas pa. Ha? Totoo, Ruby? Pahiramin mo kami? Hindi lang hiram. Kundi ipapahin ko na sa inyong dalawa ni Quintin. Maraming salamat sa'yo, Ruby. Kung ganun, wala na akong problema. Yung para sa damit namin, ibibili na lang namin ng kakatahing baboy para gagamiting pagsalu-saluhan natin. Ngayon pa lang, binabati ng kita, Karen. Salamat, Ruby, ha? Sandali lang, at kukuha ako ng merienda natin. Dito ka pa, ha? Huwag ka munang umalis. Magkwentuhan pa tayo. Diyan ka lang sandali. Makakaganti na ako sa'yo, Quintin. Makakaganti na rin ako sa iyo. Bakit mo inilabas yung dalawang pares ng damit pangkasal? Anong gagawin mo dyan? Inay, ipapahingi ko na lang ang isang pares sa mga ito. Kanino mo ipapahingi? Kay Karen, inay. Ikakasal na pala sila ni Quintin bukas. Ay, ganun ba? Opo, inay. Sige po, inay. Alis na po ako. Ay, saan ka naman pupunta? Kina Karen, ibibigay ko sa kanya itong damit pangkasal. Pamimiliin ko kung alin ang gusto niya dito. Sige. Teka, magtatagal ka ba doon, anak? Babalik din ako mamaya, inay. Ipapaisukat ko lang kay Karen ang mga ito. Kung alin ang mas bagay niya. Ipapasukat mo? Ay, Diyos ko, Tama na, inay. Iiral na naman niyang pamahiin ninyo. Sige, inay. Alis na ako. Ay, hanggang ngayon. Hindi pa siya naniniwala sa pamahiin. Huwag naman sanang mangyari kay Karen ang nangyari sa anak ko. Huwag naman sana, Diyos ko.
Oh, friend. Nakahanda na pala lahat ang kailangan bukas sa kasal ninyong dalawa ni Karen. At ibinigay pala ang trahe di boda kay Karen. At yun ang isusuot niya bukas. Ay, oo nga raw. Buti naman at pinabigyan na yung isa kay Karen. Eh, talagang problema pa sana namin kung saan kukuha ng para trahe di boda eh. Buti na lang. Isinama niyang ipinahingi. Pati yung perlas. Ang mabuti pa, friend. Magpahinga ka na. Maaga pa naman tayong gigising bukas. Ah, Alma. Salamat sa iyo, ha. Dahil naiintindihan mo ko. Ngayon, hindi lang kita kaibigan, kundi hipag na kita. Oo naman. Ang masasabi ko lang sa iyo, friend. Ingatan mo ang kapatid ko, ha. Pasalamat ka, kaibigan kita. Kundi, marami ka pang dadaan ng pagsubok bago mo mapapakasalan ang kapatid ko. Ano kaya kung shit muna tayo para tamang-tama sa pagtulong? Oo ba? Ikaw, gusto mo bang uminom tayo ng alak? Oo. Gustong-gusto ko uminom eh. Para lalong masaya. Ah, sige. Pagbibigyan kita, friend. Oh, may tinatago ka bang alak dyan, ha? Meron. Bubuksan natin yung isa. Tiga-apat na tagay tayo. Pwede na sigurong pampatulog yun. O sige, ilabas mo na. Ang tagal naman bayaw. Sadali lang hipag, ha. Kukuha ako ng baso para makapag-shot na tayo. Pili ni Karen, yung ipinatahi ni Elmirio. Kakausapin ko na isukot niya ito. Ruby, hindi na ba tayo matutulog? Halika, umidlip tayo kahit saglit. Ah, hindi pa ako inaantok. Ikaw, baka gusto mong matulog. Dito lang ako sa supat ninyo. Kung hindi ka matutulog, hindi na rin ako matutulog. Magkwentuhan na lang tayo magdamag. Ah, siya nga pala. Isugat mo nga itong nabili mong trahe de boda? Ha? Ayaw ko nga. Masama daw isukat yan eh. Naniwala ka naman. Kasabihan lang yan. Panahon pa ni kupong-kupong yan eh. Sige na, isukat mo na. Huwag kang maniniwala sa mga kasabihan. Walang katotohanan yan eh. Ano walang katotohanan? Di ba nangyari na sa'yo? Ang dami kasing pamahiin dito sa atin. Bakit sa ibang bansa? Wala yan. Huwag kang maniwala. Sige na, isukat mo na. Pareho lang naman tayo ng katawan eh. Kaya kasyang-kasya ito sa'yo. Sige na. Sige na nga. Para wala ka namang masabi. Ito, isusot ko sa'yo. Ayan. Oops. Oh, ayan. Kasyang-kasya pala sa'yo eh. Oo nga. Parang ikaw ang sinukatan, hindi ako. Isuot mo rin itong perlas para lalo kang gumanda. Ayan. Bagay na bagay pala sa iyo eh. Oo nga. Oh, ang ganda talaga nito, Ruby. Uulitin ko ha, maraming maraming salamat sa iyo. Ngayon, kung totoo man ang kasabihan na ito, magkakamalas din kayo bukas sa araw ng kasal ninyo ni Quintin. Pala, gigisingin ko na si Quintin para makapaghanda na rin papuntang simbahan. Quintin, friend, gising na. Maga na. Alma, friend. Bumangon ka na dyan at magbihis na. Mauuna tayo sa simbahan. Susunod na sina Karen at Ruby. Doon na kasi naturog sa bahay para alalayan si Karen.
Sige na, friend. Bumangon ka na at magbihis na. Oo. Ay, masakit ang ulo ko, ha. Ikaw naman kasi, friend. Inubos mo pala yung laman ng bote. Sabi ko sa'yo, kalahati lang. Napasarap lang ako ng ilom kagabi. Di bale, kaya ko ito. Sige na, dalian mo na dyan para makapunta na tayo sa simbahan. Ah, siya nga pala. Anong sasakyan nila ka rin papuntang simbahan? May nakausap na siyang mga opisyal ng bayan na nagpahiram ng sasakyan. Ganun ba? Oo, kaya sige na. Bahon ka na dyan. Magbihis ka na at bilisan mo. Sige na, friend. Kuya Teroy, pakibilisan mo ng konti. Maatrasado na po ako nang dating sa simbahan. Nakakahiya kay Quintin. Ano ka ba, Karen? Ang bilis na nga natin eh. Atrasado na kasi tayo eh. Ah, may matandang biglang tumawi sa... Mababangga tayo! Ah! Mababangga! Ano kaya ang mangyayari kina Karen at Ruby? Mag-inim naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.